Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-aralan natin ang pagiging tunay na Muslim. Pag-aralan natin ang pagiging tunay na mananampalataya sa buwan na ito, mga kapatid. Kasi ito ang dahilan kung bakit iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga nanampalataya, sabi ni Allah, iniobliga sa inyo ang pag-aayuno. Katulad ng pagkaobliga nito sa silang mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, nang sa ganun kayo ay maging matakotin kay Allah, nang sa gayon kayo ay maging matakotin kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ito ang wisdom, mga kapatid, kung bakit tayo mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Hindi para magpakagutom, hindi para magpakauhaw, hindi para magpadayit, hindi para magparidyos. Mag-aayuno tayo, mga kapatid, kasi aaralin natin, susumikapin natin na matutunan natin ang pagiging Muslim sa pananaw ni Allah, pagiging mananampalataya sa pananaw ni Allah. Kaya dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagabayan niya tayo. Maraming nananalangin sa atin, Allahumma balligh na Ramadan. Ya Allah, ipaabot mo ako, ipaabot mo kami sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Alam niyo, meron tayong nakakaligtaan. Nakakaligtaan natin na hilingin kay Allah. Ya Allah, ipaabot mo ako sa buwan ng Ramadan at gabayan patnubayan mo ako tungo sa pagpaparami sa kabutihan. Anong silbi ng naabutan mo ang buwan ng Ramadan kung hindi ka rin naman ginabayan ni Allah tungo sa pagpaparami sa kabutihan? Anong sense na naabutan mo ang Ramadan kung ikaw ay nagtutulog-tulugan lang? Kung ikaw ay nagtatamad-tamaran sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? So dalangin natin kay Allah na maabutan pa natin ang buwan, mabiyayang buwan na ito, at padaliin sa atin ni Allah ang mga sitwasyon natin. Padaliin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagsamba sa Kanya sa ating mga masjid. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging madali sa atin ang pagtatarawih natin, pagtatahajud natin, mga iftar natin sa ating mga masjid na hindi natin nagawa nung nakaraang Ramadan. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging madali sa atin ang mga sitwasyon natin, ang mga pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, at biyayaan niya tayo ng mga halal na mga biyaya na magagamit natin sa pagsamba kay Allah, at gantimbalaan niya tayo, bigyan niya tayo ng katiwasayan sa ating mga pangangatawan. Maging matiwasay ang ating mga pangangatawan nang sa ganun ay makapagsumikap pa tayo, makarami tayo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang ating mga pamilya, bigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng katiwasayan.